financial reasons mo, our objectives for tonight, number one, of course, our learning objectives is to define your financial ratio. Okay? Number two, identify the users of your financial ratio. Hindi ko pala siya nasulat dito, no? Sa objectives natin. Next one, the benefit and then the uses of your financial ratios. So, how do you use them? What are the benefits? Next one, we will identify the ratios involving your balance sheet, income statement, and then your cash flow. Again, reiterating, ito yung mga basic na dapat alam mo kahit papano. Okay? So, as we go on with the topic and then later on, we'll just have a brief illustration, di ba? Although, syempre, dahil love mo ang numbers, and at the same time, gustong-gusto mo to, actually, basta alam mo yung formula, you can do the solution already, I mean the solving already. Ang kailangan mo na lang is interpretation, di ba? Yun yung mahalaga dito sa financial ratio. Okay, so effort, may gumagalaw pa sa presentation ko, ah. Okay. So, your financial ratios are relationships determined from companies, financial information, and used for comparison purposes. Okay? In your formal school, bago ka magpunta financial ratio, ano yung mga unang topics na binabato sa inyo? Diba? Ano yung mga unang topics? How do you assess financial performance? Diyan papasok si vertical analysis, horizontal analysis, pumapangatlo palagi si financial ratio mo. Okay? Kasi yan yung pinakamarami, yan yung pinakamahabang topic among all. Ayan, and of course, dine-define mo yan. Meron kang, halimbawa, how do you solve? How do you interpret? Okay? Now, medyo similar lang. However, ito kasi financial ratio mo, you are trying to look at the relationship among the items or among the accounts showed on your FS. So, let us say you have FS of CPORs, assuming lang may FS ka. Dun sa FS, kapag gagamit ka or yes, kapag gagamitin mo financial ratio mo, anong kukunin mo? Yung items na makikita mo ngayon sa FS mo, okay? Hindi ka kukuha ng galing sa journal or galing sa ledger. Kung ano yung presented sa FS, okay? Okay, puntahan naman natin ngayon yung mga income statement accounts ratio natin. So, ito yung mga ratio na ang ginagamit natin kadalasan, income statement accounts. So, ano ba mga makikita mo sa income statement account? Your nominal accounts or your revenue and expense account. Okay? Number one mo dyan is your gross profit ratio. Number two, operating margin ratio. And your net profit ratio. Alam mo pa ba yung kaibahan ng gross profit, operating profit, and net profit? Huwag mong kakalimutan yan, ha? Kasi basic yan eh, para kang gumagawa sa utak mo ng income statement kapag alam mo yan. Kasi sa taas, sales minus cost of sale, gross profit. Uy, gross profit divided by sales or net sale, meron akong gross profit ratio. Okay? So, anong interpretation mo dyan or paano mo naman basahin yan? Ibig sabihin, dun sa benta mo, ito yung kita ko, di ba? Alright? So, bigay ko na lang na example, no? Kapatid ko, ay nagbebenta siya ngayon. Ay, nagbebenta siya. Sabi niya sa akin, uy, aten, marami na akong benta. Ngayon, minsan, syempre, dahil hindi naman siya accounting student, di ba? Ang tanong ko kasi sa kanya, oh, magkano naman yung kita mo dun sa pinagbentahan mo? Ang sinasabi niya sa akin, yung total amount. Huwag mong kakalimutan, may cost ka dun. Okay, may cost ka. Ang kita mo lang, yung pinatong mo dun sa benenta mo. Okay? So, yon tinuturo ko din sa kanya yon para alam niya na ibig sabihin yung cost, kumbaga yun yung puhunan mo. Okay? Alright, so, yun yung gross profit mo, yun yung starting point mo pa lang yun na income statement, so dapat alam mo yan. After ng gross profit mo, di ba, binabawas mo yung salaries expense, rent expense, insurance expense, depreciation, at kung anong expense ang ginagamit mo sa company, you are landing with your operating income. Yung operating income divided by the net sale, yun naman ngayon ito. Ayan. So, after deducting all the operating expenses, ilan pang natitira sa akin sa total na napagbentahan ko? Yun naman ang assessment mo. Okay. So, ano na lang ang natitira mong ibabawas? Natitira na lang is interest. So, kadalasan kasi, no, inaalis nila yung interest or nakaseparate si interest kasi measured din yon at the same time ng liquidity mo later on. Related kasi yun sa liquidity mo or sa performance ng company mo. Kaya, aside sa sinasama siya dun sa operating expense mo, minsan, sinasadya talaga siyang inaalis.
Kasi at the same time, kapag i-compute mo si times interest ratio mo, ang ginagawa, i-add back mo yung interest expense na binawas mo. Okay? Para makuha mo si operating profit. So, imaginein mo, operating income minus interest expense, you get your net income before tax. So, syempre, net income before tax, after tax mo na siya, yun na yung net income mo. So, si net income mo, yung bottom line mo, ito naman siya ngayon. Okay? Net profit ratio. Net income divided by your revenue or your total sale. Okay? So, doon sa nabenta ko, okay, meron akong store. May store ako at the same time, yung store ko or yung stall ko, sabi na lang nating stall, nagbebenta akong pagkain. Nagrerenta ako. Nagpo-promote ako, okay? Sa promotion ko, let's say may flyers kasi ako eh, tapos nagpo-promote ako sa dyaryo. Ayan, so may promotion expense ako. What else? Utilities expense, yung ilaw ko, yung tubig na ginagamit ko sa operation ng stall ko. Lahat yun, expense mo yun. So, nagbenta ako, 100,000. Magkano yung puhunan ko? Let's say 50,000. Let's say kalahati, di ba? So, may 50,000 pa ako. Sa 50,000 ko, after all the expenses as well as interest expense, kung may utang ako at may interest siya, magkano net income ko, after tax ko siya, magkano yung babalik sa akin? Yun yung tira sa akin. That's your net income. Okay? So, actually, natakal mo to sa basic accounting mo, no? This is just a review, and of course, apart kasi siya ng assessment mo. So, all in all, ito kasi yung marirealize ng company mo. Yan yung fino-forward mo sa retained earnings. Siyempre, kung meron kang preferred shareholders, bigyan mo muna sila, ano na lang yung matitira kay ordinary shareholder. So, measure yun. Isa yun sa measure na tinitingnan ng ating shareholders. Ngayon, syempre, hindi ko papalagpasin ang pagkakataon para ipakita sa inyo na may ratios din na may balance sheet account and income statement account. Okay? So, ayan. Question muna. Okay, question muna. Kanina ba, kapag balance sheet to balance sheet, nag-a-averaging ka ba? Okay? Nag-a-averaging ka ba? Ginagawa mo ba yon nung nag-aaral ka pa? Or ngayon, siguro kung tinuturuan ka ng prof mo, ginagawa nyo ba yun sa klase nyo? Yes or no? Raise your hand. Ayan. So, how about kapag income statement to income statement account? Ginagawa mo, nag-a-averaging ka ba? Okay, napansin mo ba kung nag-a-averaging ka? Hindi, no? Pero pagdating dito, balance sheet to income statement or income statement account to balance sheet, mag-a-averaging ka. Bakit? Kasi kung titingnan mo, okay, balikan mo yung income statement mo, ang laman ng income statement mo, for 1 year lang yan or for a certain period. Eh si balance sheet account mo, from the beginning of time, okay, lahat ng na-accumulate na amount and then at a point in time, yun ang balance mo. So, bakit mo ginagawang averaging? Para let us see, ang ina-assess mo 2020, kunin mo yung beginning mo and at the same time, yung ending mo, para ang labas niya is, that is the balance na evenly throughout the year. Okay? Para sa isang taon. Para mag-match siya dito sa income statement accounts mo. Okay? Kasi si income statement accounts mo, ang nire-represent niyan for the whole period or for the 1 year. Ayan, kaya ka nag-averaging sa balance sheet items. Again, balance sheet items ang ina-average mo. Okay, huwag kang malilito. Napunta tayo sa mga ratios ng balance sheet to income statement or income statement to balance sheet accounts. Ano yung kadalasan sa mga ratio na pinag-uusapan natin dito? Ang kadalasan sa mga ratio na ito is your activity ratios, your efficiency ratios, meron ka pa rin dyang mga performance ratios, di ba? Or your profitability ratio. Unahin natin si return on asset. Okay? Anong gustong sabihin ni return on asset mo? Si return on asset, ang gusto niyang i-imply sa'yo or i-message sa'yo pagkatas mo siyang i-solve is, okay? Uy, ikaw na nagsosolve, di ba? Or ikaw na owner ng company. Sa total asset na hawak mo, ito lang yung bumabalik sa'yo. Okay? Let us say, ang total asset na hawak mo, 5 million. Tapos, ang operating income mo, or sabihin mo ng net income, no, parang absolute amount na return on asset talaga. Net income, ang gamitin mo. Net income mo, di ba? 150,000. Okay ba yun para sa'yo? So, i-measure mo na.
Parang hindi yata, 5 million yung asset ko, tapos 150,000 lang net income mo ko, net income ko, parang hindi naman makatarungan, di ba? So, ikaw bahala, di ba? Ang kadalasan din sa expression ng mga ito, okay, ito naka-percentage to, alright? Your return on asset is on a percentage basis. So, let us see, meron kang asset, meron kang net income. Okay, gusto mo bang mag-sample tayo? Mag-sample tayo para hindi ko lang sinasabi sa iyo yung figure. Let's delete, delete, delete. Ayan. Meron kang asset. Total asset to, ah. Meron kang asset na 1.2 million pesos. Ang net income mo, ito yung total na kinita mo na after all the expenses, meron kang let us say 75,000 pesos. Uy, not bad. At least, may babalik pa rin pera sa'yo. Gusto mo makita what's my return on asset. Meaning, out of the total asset na nasa operation ko, magkano yung babalik sa akin or magkano yung kita ko, di ba? O, kunin mo yung calculator mo, may calculator din ako. Okay, 75,000 divided by 1.2 million. Okay, what's your return on asset? Sige nga. Return on asset mo, percentage, 6.25% lang. Maganda ba? Okay. Depende sa company yan. Paanong depende, ma'am? Kasi per company, ang measure nila, meron kang required rate of return on your asset. Okay? At the same time, meron ka ring required rate of return sa equity mo. So, assuming ang required rate of return sa asset mo, 10%, at least annually, di ba? Ang performance mo, below. Okay? Mas mababa. Ibig sabihin, hindi maganda ang naging performance ng company. Anong basis ng 10%? Probably, for the last 5 years, ito yung average na return on asset mo. Tapos this year, 6.25% lang. Ibig sabihin, hindi mo na utilize ng maayos or hindi mo na ma-maximize yung asset na hawak-hawak mo. Those are the implications of that, okay? So, ibig sabihin, hindi din maganda na ang taas-taas ng value ng asset mo or ang laki-laki ng value ng asset na nakalagay sa balance sheet. Tapos, hindi ka naman pala profitable. So, this is one of the profitability measure of the company. Next, punta tayo sa activity ratio. Sa activity ratio, ang kadalasan na mini-measure mo dyan is your utilization of your asset. So, utilization tayo, yung paggamit mo ng asset. And at the same time, yung pag-turnover or pag-rollover ng asset mo sa'yo. Paano pag-rollover? Let us, ibig sabihin, hindi stagnant yung asset mo. Let's say, yung inventory mo. Di ba? Pag kinompute mo si inventory turnover, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, gaano kadalas ka makapagbenta, okay? From the production until the sale, gaano yung bilis ng pagbenta mo? And at the same time, gaano ka kabilis din mag-abayad ng trade credits mo? Okay? Tama ba trade credits? Let's say, ako muna yung may utang kasi inventory yung pinag-uusapan natin. Ganon din naman sa accounts receivable turnover. Okay? Gaano kakabilis mangolekta sa total na napagbentahan mo? May implication kasi yan. Unahin natin si asset turnover. So, si asset turnover, ang ginagamit mo naman dyan ngayon, revenue. Okay? Kanina ang gamit mo net income, ngayon naman, revenue. Alright, revenue or your sale divided by asset. So, si asset, ang assumption mo dyan, beginning plus ending divided by 2 kasi average tayo. So, ang minimeasure mo naman dyan ngayon, utilization. Gaano kabilis yung rollover and at the same time, nagagamit mo ba na ma-maximize mo ba yung asset mo? So, anong mas magandang ratio? Mataas or mababa? Okay? Asset turnover, mataas or mababa? In terms of your asset, okay, and in general, syempre yung mataas na value. Ibig sabihin, mas na-utilize mo yung asset mo. Ganon din sa inventory turnover and accounts receivable turnover. Ibig sabihin kasi nun, mabilis kang makabenta. So, i-focus natin kay inventory turnover. Ang formula mo pala dyan, cost of goods sold divided by average inventory. So, beginning plus ending divided by 2. So, ang mini-measure mo ibig sabihin, may inventory ako for this year, may beginning amount ka. Binabantayan mo yan ngayon, gamit yung inventory turnover, gaano kakabilis magbenta. Okay? Meron tong
kapatid na measure. Inventory turnover, you have your days sale outstanding. I think that's sa receivables mo yun, yung days sale outstanding. You have your days payable, okay, outstanding or purchases, ayan. Ibig sabihin, gano'n ka naman kadalas mag magbayad ng sa inventory part mo, okay? Kasi sa receivable turnover mo naman, gano'n ka kabilis mag-collecta or mangolekta ng receivable mo, at the same time, gano'n yung katagal yung interval ng pag-collecta mo, okay? Ayun, yun pala yung point doon. Kasi mas magandang intindihin eh pag sa receivable, okay? Sa inventory, gaano kabilis at ano yung time interval bago ka makabenta. Yun yung mini-measure mo. Kapag inventory turnover, okay, mas maganda ang mas mataas. Ibig sabihin, mabilis yung time na nagbebenta ka. Pag ang mini-measure mo na is 365 divided by your ITO, syempre mas maganda, mas mababang figure. So opposite ito ah. Bakit? Ibig sabihin, okay, i-figure natin para mas maintindihan mo. Meron kang cost of sale na 750,000. Meron kang inventory average balance in 1 year, let us say you have 120,000. Okay. Anong inventory turnover mo? 750 divided by 120? 6.25. So, in 1 year, kumbaga 6.25 na beses mong mabebenta itong specific inventory na to. So itong pagbenta mo, gaano katagal yung time it will take you to sell? Okay? 365 divided by 6.25. Okay? So 365 divided by your answer or 6.25, 58.4. Ibig sabihin, it will take you 58 or almost 59 days bago ka makabenta ulit. Parang ganyan yung idea mo. Okay? Ganon din no, sa receivable turnover mo. Let us say you have net credit sale. Diba? Siyempre, kanina cost of sale. Inventory pinag-usapan natin. Ngayon naman, AR turnover. Meron kang revenue or total sale, net credit sale, kasi AR tayo na magkano. Meron kang 1.8 million pesos. Magkano ang average AR mo sa isang taon? Average AR mo sa isang taon, let us say, 250,000. Okay? Inventory turnover, AR turnover, sorry, 1.8 million divided by 250. Inventory turnover, ilang times? 7.2 times. So, gano'ng kakatagal ngayon mangolekta ng pinagbentahan mo? True AR, 365 or day sale outstanding divided by 7.2. Ilang araw bago ka makakolekta, yun yung implication mo niyan. Oh, 50.69. So it will take you almost 51 days to collect your AR. Yun yung ibig sabihin niyan. So anong mas maganda? Mas maganda, mas mataas ang turnover mo para mababa ang collection period. Yun yung gusto natin sabihin. Siyempre ikaw, kaya assuming instead of 7.2 naging 11.2, 'di ba bababa ito? 365 divided by 11.2, ibig sabihin it will only take you 32 days or let's say 1 month and 2 days para mangolekta. Mas mabilis 'yon. Favorable para sa company 'yon. Ayan. So, 'yan yung mga basic, no? Ibig sabihin basic lang pala 'yon na mga reason na dapat alam ko in terms of my company. So let us say, you are an AR accountant. Okay, so in charge ka sa AR ng company nyo. Dapat alam mo tong measure na to. Uy, si customer A, ito ang sale namin galing sa kanya, pero ang turnover, ang baba, tsaka ang tagal ng days bago kami makapag-collect. Ayan. Ganon din naman kapag, let's say, inventory accountant ka, more on inventories, check mo ngayon. Alright. Uy, nakalimutan ko, return on equity. Ito naman, ang mini-measure mo dito, ano yung, or magkano yung bumabalik sa shareholders natin, or sa owners natin. Siyempre, kung sole proprietor ka, sino bang owner? Yung sole prop, di ba?
Ako yung owner. So, ilan ang bumabalik sa capital na nilagay ko sa business? Kapag shareholder ka naman, ang ano mo naman dito is your shareholder's equity to ordinary share. Alisin mo muna yung para kay preference share.